Hi! Welcome back to my YouTube channel. My name is Sherwin and I just want to share to you guys my very own experience about anxiety and panic attacks. So today, pag-usapan po natin yung agoraphobia. Agoraphobia is an anxiety disorder characterized by fear and avoidance of some situations and places. Ito po yung pagkatakot sa mga open spaces, pag-travel in public nang mag-isa ka, pagkatakot na maiwan ka mag-isa sa sarili mong tahanan, pagkatakot pumunta sa mga shopping malls, yung mga taong nakaka-experience ng paulit-ulit na panic attacks, sila yung may mga agoraphobia. Natatakot sila na ma-experience nila yung mga bodily symptoms na nararamdaman ng mga taong may anxiety sa mga public places, kung saan yung parang hirap sila tumakas o kaya humingi ng tulong sa mga taong nakapaligid sa kanila. Usually sa mga taong nakakaranas ng agoraphobia, sila yung hindi mapakali lalo na kapag mag-isa sila. Kaya madalas sila nagpapasama sa mga kaibigan o kapamilya every time nalalabas sila sa kanilang safe zone. Yung safe zone nila, yun yung pwedeng comfortable zone nila. Yung feeling nila is hindi lalabas yung mga bodily symptoms na na-experience it. Tulad nga ng sinabi ko sa mga nakaraang video ko, ang cycle ng anxiety attacks is paulit-ulit. Kaya sa mga taong may panic disorder, sa kaugalian nila na pag-iwas sa mga bodily symptoms nila, nakakabuo sila ng agoraphobia, na kung saan pinapaliit nito yung mundo natin dahil sa pag-iwas sa specific situation. So every time na iniiwasan natin yung mga scenarios, places, situations na hindi tayo komportable dahil sa mga bodily symptoms natin, pinapatunayan natin sa ating mind na sila ay tama, na tayo ay nasa danger. Kaya lalong lumalakas yung mga bodily symptoms na nararamdaman natin. Hanggang sa every time na mapupunta ka sa sitwasyon na yun, akala ng mind mo, ikaw ay nasa danger. That's the time na mabubuo yung agoraphobia. Sa patuloy-tuloy na pag-iwas mo sa mga situations at places dahil sa bodily symptoms mo, lumiliit yung mundo mo. Based on the study, 1 out of 3 ng mga taong may panic disorder ang nakaka-develop ng agoraphobia. Ayon sa mga eksperto, yung mga taong may panic disorder with agoraphobia tends to be chronic. Sila yung paulit-ulit nakaka-experience ng panic attacks. At sila rin yung may pinakamalalakas na panic attacks. Kaya nabuo ang agoraphobia. Naaalala ko nun, based on my own experience, dumating sa point na lalabas lang ako ilang hakbang mula sa bahay, tumitibok na yung puso ko ng sobrang pagkabilis-bilis. Sumisikip na yung dibdib ko, nahihilo ako, sumasakit yung ulo ko dahilan ng hindi ko pag-alis ng bahay. So every time na lalabas ako at ma-experience ko yun, imbis na ituloy ko yung paglabas ko, bumabalik na lang ako sa bahay ko. Doon yung naging safe zone ko, kung saan hindi lumalabas yung mga anxiety attacks at saka panic attacks ko. Hindi ko nararamdaman yung mga bodily symptoms. Dito yung naging comfort zone ko. Dito ako komportable, nakakakilos, nakakapagsalita, nailalabas ko kung ano yung mga nararamdaman ko. Dahil sa pag-iisip na to, na nabuo dahil sa mga faulty thoughts, negative thoughts, at nabuo yung maling behavior na pag-iwas ko sa mga situations na yun, tuluyang hindi ako nakalabas ng ilang buwan. Based on the study, nabubuo ito habang tayo'y bata pa. Pero mostly, late teen at early adult years ito nagsisimula. Yung mga nakakaranas ng panic disorder with agoraphobia, mataas po yung chance nila na makadevelop ng depression. Based on my own experience, hindi naman ako napunta sa depression. So, usually ano lang talaga, agoraphobia. Talagang nalimitahan nito yung pamumuhay ko to the point na hindi na ako nagtrabaho ng ilang buwan, na stay lang ako dito sa bahay. Hirap talaga ako lumabas. Ang dami kong iniwasan. Ultimo pagkain, paikipag-usap sa ibang tao, kahit sa family ko, pagpunta sa kabilang bahay, hindi ko magawa. Ganun kalakas yung agoraphobia. Ang agoraphobia ay nabubuo
through environmental at genetic ng isang tao. Pwede siyang mamana. Yes po, pwede itong mamana. Pagiging nerbyoso ng isang tao, experience of traumatic events. So, syempre, dahil naka-experience tayo ng traumatic events, pwede tayong magkaroon ng cycle ng anxiety. Nakalaunan, pwede maging panic disorder. Dahil sa paulit-ulit na naiisip natin yun, bigla na lang pumapasok sa isip natin yung mga traumatic events. So, for example, ikaw, munti ka na ma-aksidente, car accident. Kinalaunan is paulit-ulit na to-traumatize ka sa nangyaring yun. Umiiwas ka na sa pagsasakay sa transportation na pwedeng magdala ng peligro sa'yo. That's the time na pwedeng mabuo yung agoraphobia. Yun, sa pagkakaroon ng panic disorder, paulit-ulit na anxiety attacks, bodily symptoms, hanggang sa maging panic disorder. Dahil paulit-ulit mong nararamdaman yun. At ikaw ay walang tamang knowledge at acceptance sa sarili mo. That's the time na iiwas ka hanggang sa mabuo yung agoraphobia. May iba't iba rin po tayong phobia sa katawan. May mga taong takot sa heights. May mga taong takot sa gagamba. May mga taong takot sa mga makikipot na lugar. May mga taong takot na magbiyahe mag-isa. Sa mga phobias na yun, pwedeng mabuo yung pagkakaroon natin ng agoraphobia. Dahil may phobia ka sa specific things na yon or situations or places, iiwas ka na. And that's the time mabubuo yung agoraphobia. Pag-usapan naman natin yung mga sintomas ng agoraphobia. Unang-una dito is pagkatakot mag-isa. Kung saan pakiramdam mo hirap kang tumakas o humingi ng tulong kapag may nangyaring masama. Pangalawa is pag-iwas sa mga tao. Maaaring natatakot ka na malaman nila na may agoraphobia ka. Natatakot ka sa disappointment na pwedeng sabihin nila. Dahil yung iba akala nila arte-arte lang yung mga ganitong pakiramdam. Hindi nila alam. Totoong nangyayari to. Pagkatakot na mawala ka sa sarili mo in public places. Kasi usually yung mga nakakaramdam ng agoraphobia, asa isip nila yan at pakiramdam. Usually sila yung mga tahimik lang na pinapakiramdaman yung mga bodily symptoms at mga nararamdaman nila. Na akala nila sa sarili nila is mababaliw sila. Yes po, nangyayari yun sa mga taong may agoraphobia. Kasi natatakot sila magsabi, lalo na pag maraming tao, tapos maramdaman mo yung mga symptoms mo. Isang sintomas rin yung pangangailangan ng companion every time na lalabas ka sa bahay mo, every time na mag-isa ka lang sa bahay mo, every time na may mga gagawin kang bagay na akala mo is makakapag-trigger sa mga sintomas ng agoraphobia. Usually, kapag ka ganitong situation, tinatawag nila yung relative nila o kaya kaibigan nila. Basta may companion sila na parang makakaramdam sila ng safe. So pag-usapan naman natin yung mga sintomas ng panic attacks na kung saan is ito yung dahilan kung bakit nakakapag-develop tayo ng agoraphobia. Itong mga symptoms nito, ito yung mga nararamdaman natin sa ating katawan. Every time hindi tayo komportable sa places or situations, lumalabas siya. Yes, ito yung mga nararamdaman natin na iniiwasan natin, na sa paulit-ulit na pag-iwas natin, tinuturuan natin yung isip natin or parang pinapatunayan natin sa isip natin na tayo ay nasa danger situation. Ito yung mga sintomas. Rapid heart rate, tingling sensation, difficulty of breathing, and excessive sweating, upset stomach, dizziness, headaches, muscle tensions, muscle aches, chest pain, sudden chills, fear of losing control in public. So ayun po yung mga sintomas ng panic disorder na pwedeng mag-trigger or makadevelop ng agoraphobia. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa inyo guys na napaka-importante na meron tayong proper knowledge at acceptance. Kasi kapag dumating sa time na may knowledge ka na kung bakit nararamdaman mo yung mga bodily symptoms na yun, hindi ka na magti-trigger into panic attacks. Na hindi mo na iniiwasan yung mga sintomas na yun. Kasi may mga aha moments tayo. Ganun pala yung mga dahilan or reason kung bakit nangyayari yung mga ganung bagay sa atin.
bakit natin nararamdaman yung mga uncomfortable bodily symptoms, kung tawagin. So kapag alam mo na, may knowledge ka na, napakababa na lang yung chance or pwede nga hindi ka na magkaroon, hindi na mag-trigger yung agoraphobia mo yun, diba? Yung paraan po para ma-diagnose ang agoraphobia is sa pamamagitan ng clinical interview sa mga symptoms mo at gaano siya kadalas maramdaman ng isang tao. The doctor will also do physical examination para ma-rule out yung ibang condition na pwedeng maging cause ng mga bodily symptoms mo or mga sintomas ng agoraphobia. Yun guys, ulitin ko lang ha, I highly encourage you na wag po tayo magse-self-diagnose. Mas maigi pa rin talaga na makapagpa-consulta tayo sa espesyalista like psychiatrist at psychologist. Marami po kasing mga sakit na namimimik ng mga bodily symptoms natin. So for example, ikaw, may problema ka pala sa thyroid gland mo. Na yung thyroid gland kasi, isa yan sa mga responsible sa rapid heartbeat at saka pagbagal ng tibok ng puso natin. So namimimik niya. So akala mo may anxiety ka pero may ganun ka palang sakit. Na kung tutuusin, hindi ka na nagsasuffer sa anxiety symptoms mo. Yun pala, kailangan mo talaga ng medications para sa sakit na nararamdaman mo, diba? So anyway, pag-usapan natin yung mga treatment sa agoraphobia. Isa pa rin sa pinakamabisa na treatment sa agoraphobia is yung psychotherapy, na kung saan is ginagamitan ng CBT or Cognitive Behavior Therapy ang isang pasyente. So dito, isinasatama yung mga faulty thoughts and negative thoughts na naiisip natin, yung mga false beliefs. Nga sabi ko nga sa inyo, every time na paulit-ulit mong iniiwasan yung panic disorder or panic attack symptoms mo, that's the time na bubuo yung agoraphobia. Na kung tutuusin, hindi mo naman talaga dapat iwasan yun. Kasi natural na nangyayari yun or nararanasan ng ating katawan. So sa pamamagitan ng psychotherapy, isinasatama niya yung mga negative or maling pananaw natin or maling behavior natin na pag-iwas doon sa mga bagay na yun, hanggang sa tayo ay umigi na kalaunan gumaling na. Pangalawa is yung medications. Pwede kang bigyan ng psychiatrist mo ng SSRI or Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Ito yung mga commonly used ng mga ginagamit sa mga depression or anxiety. Antidepressant for short. Meron rin benzodiazepines. Ganun rin siya. Antidepressant rin siya. Pero guys, ha, hindi ko talaga nire-recommend na mag-take kayo ng medications. Pero usually, as a doctor naman yun eh. Kasi yung mga binibigyan talaga ng medications, ay yung mga matitindi na. Yung talagang hindi na sila highly functional. Ultimo sa bahay, hindi na kaya maghugas ng pinggan, hindi na kayang prepare para sa family nila. Yung mga ganun, yung talagang hindi na sila functional. Nare-relieve lang nito, nare-reduce lang nito yung mga symptoms ng mga nararamdaman natin. Pero hindi niya natitreat. So the best way pa rin talaga is psychotherapy. Like exposure therapy, yung mga ganyan. So ayun guys, kung may natutunan kayo sa video na to, maraming salamat po. So don't forget to subscribe, like, and comment down below kung may mga natutunan kayo. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa latest uploads ko. So maraming salamat po. Bye!